Ang inyo pong nakikita ay live na kuha ulit ng 24 oras sa isang sunog na nagaganap dyan po sa Nia Road sa Quezon City. Task Force Bravo na po. Nangangalit yung apoyo, karamihan po sa mga nasusunog ay mga bahay na gawa sa marurupok na mga materyales. Yung tinatawag na light material, kaya mabilis po at mahirap kontrolin yung paglaki ng apoy. Nasa Task Force Bravo na po yan, sana hindi pa tumaas yung alerto o alarma. Susunod na po siyempre dyan ang Task Force Charlie. Makita nyo, pati po yung puno ay nakatuyot-tuyot na sa init ng apoy ng sunog na yan. Patuloy pong pagdating ng mga pamatay sunog, hindi lang ng Quezon City sa puntong ito, pati na po ng mga pamatay sunog galing sa ibang dako ng Metro ang Manila. Samantala mga kapuso, si Dano Tingkungko ay magbabalita sa atin tungkol sa sunog na yan. Dano, kamusta dyan sa lugar mo? Dano? Mike, sa ngayon, no, sa mga oras na ito, ay nagagalit pa rin na apoy ang ating nakikita dito mismo yan sa Nia Road. Sa tapat mismo ito ng National Irrigation Administration, yung mga kabahayan dito sa tapat. No. Sa ngayon, nasa Task Force Alpha pa rin. Actually, ngayon, no, kausap natin ay ilang mga kawani ng Bureau of Fire Protection at ang sinasabi nila sa atin, no, na as of now ay nasa Task Force Bravo na itong tunog nga dito sa hilera ng mga kabahayan dito sa labas, dito lang sa mismong Nia Road. Yung mga residente dito ay kanya-kanya na rin yung pagsalba sa kanilang mga gamit, pero sinasaway na rin sila, no, ilang mga bumbero na nandito na abala sa pag-apula dito sa apoy na sa ating sa nakikita natin ngayon ay hindi pa ito naaapula sa mga oras na ito at hindi pa ito nababawasan dahil medyo malawak yung nakikita nating sakop nitong sunog. Patuloy pa rin yung pagdating ng mga truck ng bumbero, patuloy pa rin yung pagsagip ng mga residente, hindi lang sa kanilang mga kaanak, kundi pati na rin sa mga gamit. Andito na rin, may, dito sa may bahagi ng Nia Road na malapit sa EDSA o yung tagusan sa EDSA, hindi na ito pinapapasok sa mga maliliit na sasakyan at sa ibang mga motorista. Tapos, hinarangan na ito para mabilis na makapasok yung mga truck ng bumbero, Mike. Okay, patuloy kaming mag-aantabay sa karagdagang mong pagbabalita. Maraming salamat, Dando Tingkungko. Ang napapanood nyo yung sunog na yan sa Nia Road, yan lang po yung harapan. Tulad po ng sinabi ni Dano, medyo malalim-lalim po ang lugar na yan. Ibig sabihin, may mga bahay pa yan. Nakikita nyo yung bomba ng bombero dun sa kabila. Marami-rami pa pong bahay yan ang nasa bandang looban niyang lugar na yan kung saan ikangay, nangangalit talaga yung apoy at mukhang nahihirapan po ang mga pamatay sunog. Pinagsanib na puwersa ng Bureau of Fire Protection at mga fire volunteer na kontrolin ang paglaki ng apoy na yan. Mga kapuso, madadagdagan na naman po ang bilang ng mga Pilipino na sasalubong ng bagong taon nang walang tirahan.